Hello mga kababayan, let's go at bisitahin natin ang Saints Peter at Paul Parish Church sa Calasau, Pangasinan. The Saints Peter and Paul Parish Church, Espanyol, Iglesia Parroquial de los Santos Pedro y Pablo, karaniwang kilala bilang Calasau Church ay isang Baroque Church na matatagpuan sa Poblacion West, Calasau, Pangasinan, Philippines. Ito ay kabilang sa Vacariate Street, Peter at Paul sa ilalim ng Ecclesiastical Province ng Roman Catholic Archdiocese ng Lingayen-Dagupan. Ang 57,840 Katoliko ay nasa ilalim ng pastoral na pangangalaga ni Rev. Fidelis Bilayog, sa tulong ni na Rev. Isidro Palinar, Jr., at Rev. Raymond Manawa. Idineklara ng Pambansang Museo ng Pilipinas at ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining ang simbahang panahon ng Kolonya Kastila bilang Pambansang Kayamanan ng Kultura. Yeah.
Itinayo sa ilang yugto mula ikalabimpito hanggang ikalabinsiyam na siglo ng mga Dominican, ang pinakamahusay na napreserbang kampanaryo ng simbahan sa Pangasinan at ilang bahagi ay muling itinayo dahil sa mga lindol. Ang 17th century Calasau Dominican Provincial Chapter Church sa ilalim ng patronage ni St. Paul ay naging St. Peter at Paul Parish sa ilalim ni Padre Juan Maldonado de San Pedro Martin bilang cura paroko pagkatapos ng 1621. Noong 1763, sinunog ng rebeldeng Pilipino na si Palares, Binalatungan o San Carlos, ang simbahan. Noong 1804, si Bishop Miguel Garcia de Nueva Segovia ang namuno sa 1773 Synod of Calasau sa malawak na konvento, ayon sa Manila Provincial Council Acts of 1771 upang ipatupad ang mga dekreto. Ipinatawag ni Arzobispo Basilio Sancho de Santa Juste y Rufina ang konseho mula Mayo hanggang Nobyembre taong 1771. Ang Calasau ay nagkaroon ng bagong simbahan na may 3 naves, 89 na vares o yarda ang haba, 22 ang lapad at 18 ang taas na may second hilera ng mga bintana na may kampana. Ngunit noong 1841 hanggang 1842, ang simbahang ito ay sinira at muling itinayo ni Padre Dalman noong 1852 at pagkatapos ay sinunog at ibinalik mula 1853 hanggang 1858 ni Padre Ramos Suarez. Napinsala ng lindol noong 16 ng Marso taong 1872 ang simbahan. Ang Dominican vicar na si Padre Bonifacio Proboanza ay umalis sa Calasau noong 1898. Ang 1936 Christ the King ay nakakita ng isang bagong simbahan. Noong 1945, ang Katedral ng Lingayen at ang Palasyo ng Arsobispo ay pansamantalang inilipat sa Calasau sa gitna ng mahimalang tatlong liberation bomb na ibinato sa simbahan at kumbento ngunit nabigong sumabog, ang lindol noong 16 ng Hulyo taong 1909 ay nawasak ang kampanaryo nito. Sinabi ni MSGR, binago ni Louis B. Amson ang simbahan at ibinalik ang brick front wall, mga anti-gang estatwa at ang orihinal na floral motif ng kisame. Kasama ang mga cura paroko, sina Padre Juan Bello, Padre Benigno Serafica, Jose Ferrer at Monsignor Oscar Aquino sa ilalim ni Bishop Jesus Cabrera. Ang kasalukuyang cura paroko ay si Fidelis B. Layog. Si Monsignor Luis Amson ay tinutulungan ni Padre Ranuel Fabregas at ni Padre Jose R. Carino at Alan O. Romero. Sa kasalukuyan, ang simbahan ay may ganap na automatikong mga kampana o chimes na maririnig sa loob ng 7 o 8 kilometrong radius. Bilang isa sa mga Baroque Churches of the Philippines, ang Parish Church of Saints Peter and Paul ay nangunguna sa kasaysayan ng Pilipinas paghaharing kolonyal ng mga Espanyol. Ang natatanging disenyo ng arkitektura nito ay sumasalamin sa pagsasanib ng arkitektura ng Espanyol at Latin America ng mga gawa ng sining ng katutubong Pilipinas na may pagsasanib ng istilong Chino. Ang napakalaking brick o ladrillo nito ay idinisenyo upang mapaglabanan ang mga pag-aalsa at paghihimagsik dahil sa harapan ng mga kuta nito. Noong 2001, ang simbahang Calasau ay idineklara bilang pambansang kayamanan ng kultura ng Pambansang Museo ng Pilipinas at ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining sa ilalim ng RA 4876, gaya ng sinusugan ng PD 374 at RA 8492 noong 29 ng Setyembre taong 2001. Ito ang 5th simbahan na idineklara bilang National Cultural Treasure. Ang simbahan ng Calasau, pangalawa sa Pangasinan, kasunod ng San Carlos, ay hinatulan bilang nagtataglay ng namumukod-tanging makasaysayan, kultural, masining at o siyentipikong halaga at kinatawan ng orihinal na mga orden sa pagtatayo ng simbahan ng mga Augustinians, Franciscans, Jesuits, Dominicans, at Augustinian Recollects, at lahat ng mga pangunahing rehiyon ng bansa.